Guardya ng isang ahensya ng gobyerno na may milyong-milyong pisong deposito sa bangko. Kabilang yan sa mga iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman. At pag-amin ng Ombudsman, pati raw sa kanilang hanay, problema rin ang korupsyon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning, Senator. Pagsiwalat ni Ombudsman Samuel Martirez sa pagharap niya sa budget deliberation ng Senate Committee on Finance nitong Martes. Ayun po ba'y maniniwala na mayroong isang empleyado na ang kanyang item ay security guard at ang kanyang deposito sa banko ay 280 million pesos for the past 21 years at ang kanyang asawa for the past 8 years ay nakapagtala o may deposito sa banko na 179 million pesos. Magandang umaga, Joel. Sa panayam ng Super Radio DZWB kanina, sinabi ni Martinez na iniimbestigahan ng kanyang opisina ang multi-millionaire guard na empleyado raw ng isang ahensya ng gobyerno. Baka naman may negosyo, hindi natin alam. Alam mo, common sense sa yes, magsasabi sa atin na kung mayroon kang malaking negosyo, bakit naman magtataga ka maging isang security guard? Trabaho ng ombudsman na imbestigahan at sampahan ng kaso ang mga kawanin ng gobyerno kaugnay sa iba't ibang pagkakamali. Kabilang na dyan ang katiwalian na ayon kay Martirez ay meron din daw sa kanilang opisina. Binanggit ni Martirez ang aniyay parking o hindi raw pag-aksyon sa kaso ng ilang taon. Ang aniyay inordinate o labis-labis na delay raw ang nagiging dahilan para maibasura ang mga isinasampang kaso ng ombudsman. Either sinadya. Kung nakasanayan ng kultura na pwede magdahan-dahan sa imbestigasyon ng kaso. Dagdag problema pa ang records daw na nawawala sa kanilang opisina. Mayroon kami na-discovering mga kaso na mayroon lang pangalan ng kaso pero wala yung records ng kaso. Sa 4 na taon sa pwesto, may ilang pagbabago na raw na ipinatupad si Martirez. Binigyan daw niya ng deadline na 2 years ang preliminary investigation, maliban na lang kung sadyang mahirap ang kaso kaya kailangan ng extension. Ang mga matagal umaksyon sa kaso, pwede raw maireklamo sa kanilang Internal Affairs Bureau. Pinag-aaralan din daw niya kung pwede bang hindi sila pasweldohin. Ayon kay Political Science Professor Ranjit Rai, mabigat na problema talaga ang katiwalian sa gobyerno na malulutas lang kung magtutulungan ang lahat ng sangay ng gobyerno, ang pribadong sektor at maging ordinaryong tao. Ano bang average number of years to prosecute a corruption case? The last I saw was something like 5 to 7 years. Ano yung conviction rate? Less than 50%. Ano yung incentive to do corruption? Napakataas. How can we strengthen institutions? How can we make people more engaged in the fight against corruption? Dagdag pa niya, kailangan din daw maprotektahan ang mga whistleblower o nagsusumbong ng katiwalian. Makatutulong din daw kung digital na ang mga transaksyon para mabawasan ang korupsyon. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.